discuss mo, product knowledge po yan, dito po yan sa ating sector. Kung mapansin po natin, maliit lang po yung community natin, which is, nakakaganda po niya opportunity kasi po, yun po talaga yung nahanap ng mga kliyente po natin. So, ngayon po, welcome po and good afternoon po sa ating lahat. Kami po dito sa Ascala is nagdidisenyo at gumagawa at nagko-construct po ng mga bahay or mga homes na mayroon pong konsiderasyon and pagmamahal po sa ating kaligtasan. So, bago po tayo magsimula, magpapakilala po muna ako. Ako po si Charlie. Ako po yung mag-assist po sa inyo, makikita po ninyo. Ako po yung magiging partner po ninyo kapag po kayo po is may tripping, then kung ninyo po ng assistance talaga is ako po yung pwede nyo pong i-chat or i-PM. So, kami po dito sa Ascala is gumagawa po ng bahay na meron po pagmamahal sa kaligtasan. Yung mga bahay na kung yun is tinatawag po natin na yan, Blue Homes. Ang Blue Homes po is eco-friendly home, brand of homes po siya, kung saan ito po is certified ng World Bank under EDGE. So, hindi lang po kami yung nag-claim na bawat home po dito is eco-friendly, green building. Tayo po is dito sa Blue Homes is certified po ng EDGE na eco-friendly. Pero ang pag-uusapan po natin ngayon is yung Blue Homes Katmon. Ang Blue Homes Katmon po is pang-apat na po. Pang-apat na siya na project ng Ascala. So, mabilis pong na-sold out yung mga nauna. Ngayon po, ito po ngayon yung ating project ngayon. So, ito po is located po sa San Jose del Monte. Sana po wala akong naligaw kanina sa Santa Maria dahil nangyayari po ito. Napupunta sa Santa Maria Katmon. Ay, ganyan po ba yung nangyayari sa inyo? Dito lang. Ay, hindi naman. So, nangyayari po yun. Mamaya pag-uusapan natin bakit siya Blue Homes Katmon. So, ang pag-uusapan natin is tatlong bagay. Unang-una, bakit eco-friendly ang bawat homes po dito? Pangalawa is, ano po yung specifications? Ano po yung mga features na pwede natin sabihin sa client kung bakit siya naging eco-friendly? At ano yun para sa amin, mga kliyente? So, sinasabi natin eco-friendly siya. Ano naman sa amin yon? Ano naman yung makukuha namin bilang magiging homeowners ng isang eco-friendly home? At the same time, ano po yung mga nag-inspire po sa atin para po gumawa po ng isang eco-friendly home or mga project na eco-friendly? Ayan po yung po yung pinaka-objective natin ngayon na ma-motivate po natin mga homeowners na hindi lang po basta bahay at kanilang ini-invest. Kung hindi, nakaka-proud siya kasi nakakatulong siya sa environment, especially sa ating kaligtasan. Lalo na ngayon, nagka-El Nino noong July, ngayon naman po may typhoon. So hindi na natin malaman kung ano ba gusto talaga ng taon na ito. So yun po yung climate change na po natin tinatawag natin. So, hindi naman tayo naka-online, so hindi na natin kailangan ipin yung video. So, ayan po, uulitin ko po, bawat home po dito is nakadisenyo and ginawa ko na may pagmamahal po sa kaligtasan. Kung nagpansin po natin yan sa labas, talagang hindi po natin yan tinatakpan kasi po, para po ma-observe din po ng mga nati-tripping, lalo ng mga kliyente na ganyan po yung pagkakagawa ng ating mga homes. So, may tatlo raw pong elemento na mapapansin ng isang kliyente kapag nag-visit siya sa isang eco-friendly home. Unang-una, presko. Kailangan, pagpasok ni client, presko. Just for example, kapag ako lang, kapag meron pong walk-ins, ang ginagawa ko is, sa labas po, hindi sinasabi yung lock area, sa labas po, sinasabi yung ilang square meters yung floor area, tinuturo ko yung mga iba't iba para ma-experience niya yung init nang nasa labas, lalo na kapag tanghali. Ngayon, pagpasok niya ngayon sa loob, mas ma-appreciate niya ngayon. Lalo na kapag talamig dito, kahapon pa meron pong walk-in na nagsabi nyo, ang lamig naman dito. Ngayon, kapag narinig ko na yon na ang lamig naman dito, tsaka ako naman sasabihin, kasi kuya sa bintana po natin, ganyan po. Ganun po yung nagiging flow po everyday na kapag meron pong nag-walk-in po dito. Yun po yung tinatawag natin na passive cooling. Na kahit wala tayong electric pa, wala tayong aircon, pagpasok ng kliyente natin is na-appreciate na yung lamig or yung pagiging presko ng isang eco-friendly home. Pangalawa is yung energy. Just for example, naka-aircon, may projector tayo dito, may mga appliances tayo dito, may aircon, tapos nakabukas pa po yun nasa 1-1. Lahat po yan is galing po kay Home 1-1 na may solar panels. Dahil nga po tayo dito sa Blue Homes is may energy saving na function o feature. Dahil nga po, hindi lang po yun dahil sa solar panels. Kung hindi, just for example, wala tayong ilaw ngayon pero napakaliwanag. Reflective paint. Hello, is water saving. Water saving, ibig sabihin, sa ordinary home, is nakaka-consume. Just for example, sa sink natin,
is around 8 liters to 14 liters per minute. Masarap tayo is naka-low-flow system, kaya tayo po is naka 4 liters per minute. So, pag-uusapan na natin kung ano yung mga features na yun. Unang-una yung solar panels. Ang solar panels po natin is apat bawat home. Ang capacity po niya is 1.84 kilowatt peak or 1,840 watts. At then, may 12 years warranty po ang panels natin. Na isosurrender po natin bawat documents po niya sa ating client kapag po tinurn over na sa kanya. So kung gusto niya po mag-net metering, kung gusto niya dagdagan yung solar panels niya, pwede niyang gawin. Pwede natin yung explain sa client natin. Pangalawa, yung deep-proof overhang po natin. Mapasin natin dyan sa labas is kahit katahari at tapat, may shape tayo hanggang dito sa first floor. Yung po yung 1-meter deep-proof po natin. Para po, hindi po directly nakatamaan yung ng araw yung bahay. So, siya po yung nagsisilbi, sumblero. At the same time, may reflective paint na rin po tayo. So, kulay-puti po bawat room natin. So, sabihin nila, bakit kulay-puti? Bakit hindi tayo doon sa puso ng kulay brown, kulay itim, kulay kung anong dark color ngayon na nauusog. Kaya tayo po kasi is mount ang reflective paint na white para po nagbabounce out lang po yung liwanag. Alam naman po natin, kapag po naka-dark color tayo, or kahit anong bagay na dark color, is nag-absorb siya ng light. Kaya nga po may papel tayo or may kulay tayo na blackest of black, kasi po nag-absorb siya ng liwanag. So sabihin, kapag nag-absorb ka ng liwanag, lalo na kapag galing araw, is mainit. So ang yun po yung basis natin na kaya tayo nagputi, lalo na kapag nagputing tissue tayo, mas presko. Kasi po, binabounce out lang po niya yung liwanag. Hanggang bubong po natin, o doon sa white roof po natin, is naka-reflective paint po tayo. Kasi po, kadalasan, ang pinakamainit na parte ng bahay is yung second floor. Dahil po, yun po yung sa attic or sa pisami na tinatawag natin, na i-stack po doon yung init. Na ngayon, sisingaw sa second floor, hanggang sa buong bahay na nila, is mainit na. So tayo po is naka-reflective paint para hindi niya ina-absorb, binabounce lang po niya yung liwanag. Ngayon, just in case na talagang El Nino, meron po tayong PE foam o polyethylene foam na hindi lang po siya 10 mm thick. Kasi po sa ordinary foam, sa conventional foam po kasi ang ginagamit lang talaga is 10 mm. Tayo po is gumamit po ng 20 mm thick at hindi lang po one-sided aluminum foil. Double-sided na po ang ginamit natin. So ibig sabihin, kung may nakalusot po dun sa nainit dun sa reflective paint natin, meron pa rin po tayong makapal na PE foam. Just in case, meron pa rin pong nakalabas, ay nakapasok na inet doon sa attic natin, yun naman po is binibreathe out po ng vent holes na tinatawag natin. Yung overhang roof po natin is sinadya po natin dito sa blue homes, nabutasin siya. All over po, yun nakapalimutan po yung overhang roof po natin ng vent holes para po hindi po talaga nai-stack doon yung mainit na singaw ng hangin from the sun. Then, pag turnover naman po natin kay homeowners, kaya may vertical garden po tayong tinatawag. Yung po yung nakikita natin dito, malulusog na halaman na po yun na ito-turnover natin. Then, yung irrigation po niya is hindi na po niya sasakulin ng hose. Kasi madalas na tinatanong, baka mamaya sakulin ko pa ng hose yan. So, hindi na po, hindi na natin kailangan siya i-shoot. May irrigation po siya. Yung dyan po sa main door, sa may lower left, lower right, kapag dito nakakarap, is may faucet po, yun po yun. So, from the top, aagos po siya. So, hindi po siya, pinag-isipan po talaga siya para hindi rin siya ganun kahirap. Kasi yun po yung objective natin na hindi mahirapan si homeowner na mag-delay at mag-tanim. At the same time, ayan na. So, ang blue homes katmon po is derived from the tree katmon. Yung katmon tree po kasi is sa Pilipinas lang po siya matatagpuan. Wala po sa ibang bansa niyan. Unfortunately, endangered na po siya. So, ibig sabihin, hindi po lahat ng lugar is may katmon tree kasi po endangered na siya. So, ngayon po, bawat home po is magkakaroon ng isang katmon tree and buong subdivision po natin is mapapalibutan ng katmon tree. Ang tanong, yung semi-landscape po po ba dyan? Sasabihin ng kliyente, baka mamaya maapekto pa ng ugat. Sobrang tangkad niya, baka mamaya maging high maintenance na yan. Ang katmon tree po, ang root po niya is napakanimis. So, hindi po siya makaka-apekto sa landscape. And up to 10 to 14 meters na po yung height niya. Yung height po niya. At the same time, yung bunga po niya is manamis-namis na maasim-asim. So, sa ibang hotel, is ginagamit siya pang singa. So, pwede siya natin siya kainin. So, yung bunga niya is edible po talaga.
So sabi nga natin, is may semi-landscape po tayo and front grass na po siya. Yung front grass po kasi is hindi po siya tumatangkad or lumalago ng taas-taas. Ibig sabihin, tamang-tama lang po siya kapag sa frontier natin siya inilagay. So may kasama na rin po siya front grass noon, bawat home po yun. Then kung mapapansin natin, hindi tayo gumamit ng nauuso ngayon sa mapapansin natin yung sliding window. Kasi po, ang sliding window, kung mapapansin po natin, is kapag binuksan natin yung left-right, yung right naman, sarado. Kapag naman yung right yung binuksan natin, yung left side naman yung sarado. So, ibig sabihin, limited lang yung lumalabas at makakapasok doon sa loob ng bahay na hangin. Unlike po, kapag po swing type window po yung gamit natin, which is gamit po natin ngayon, is lahat po ngayon ang papasok na hangin is malayang lalabas. Ngayon, lahat naman nasa loob ay nasa labas is malayang makakapasok. Sariwang hangin po ang maglalabas-pasok sa loob ng bahay. Yung po yung nagiging isa sa mga factor kung bakit po fresco dito sa Blue Homes at Mall. At the same time, malalaki na rin po siya. And napakadami po niya, especially dito sa first floor. Kasi po, meron po tayong tinatawag na window-to-wall ratio. So, pati po yung laki ng windows po natin, kung gano'n sila kalayo sa isa't isa, gano'n kalayo yung doors sa window, is pinag-aralan para po maging presko po ang isang home, maski po sa second floor. At the same time, sabi nga natin, gusto natin na fully openable siya. So, maaaring tanong ni client, paano yung mga insekto, paano yung mga aligabo, makamamaya pumasok sa bahay ko. Kapag po din-earn over na natin, may window screen na rin po siya. So, ibig sabihin, napaka-kompleto po kapag po din-earn over natin kay client, ang isang home natin dito sa Blue Homes Katmon, is lilipatan na lang niya. Lalagay na lang yung gamit niya. Kompleto-kompleto na po siya. May window screens na rin po tayo. Then, sabi natin kanina, kailangan nakakapitid sa tubig. So, kapag po, kung nakapag-CR tayo kanina, makapansin natin is dual button po yung toilet po natin. Yan po is naka-low flow system. 3 liters lang po, then 6 liters lang po per flush. Sa iba po kasi is 8 liters, tapos 10 liters per flush po tayo. So, ibig sabihin, just for example, may ginawa kang CR, tumura ka lang, tapos pag-flush mo, 8 litro na ng tubig na itapon mo malinis sa tubig. Tapos sana pinanghugas mo na lang ng plato, at sana pinandilig mo na lang. Pero ang nangyari, na-flush mo. Babayaran mo ngayon sa prime water, na-access mo na yung malinis sa tubig, tapos binayaran mo pa siya. So tayo po isa ka-low flow system, 3 liters lang po, then 6 liters lang po siya per flush. Even po yung mga sink po natin is 4 liters lang po siya per flush, sa iba po talaga per flush, per minute. 4 liters lang po siya per minute. Sa iba po kasi is around 8 liters to 19 liters po siya per minute. So ibig sabihin, kapag for example, kutsarita lang yung hinuhugasan natin, tumagal tayo ng isang minuto sa isang kutsarita or naiwanan natin bukas ilang minuto, ilang litro na ng tubig yun. Tayo po is 4 liters lang po tayo per minute. Even yung shower head po natin is 7.6 liters lang po siya per minute. Then pag turnover po natin, left legs po yung ikakabit po natin, pero low lumen per watt po. Kung makapansin natin sa home po natin, sa model home po natin, is dim light lang po siya. Sabi po kasi natin is reflective paint po tayo. So kapag pumasok tayo ngayon doon sa model, umakapasin nyo, lalo sa living room, isang dim light lang siya, dalawang dim light lang siya, pero napakaliwanag na sa aming na lahat. So ibig sabihin, mas nakakatipid talaga si client sa kuryente. Then, meron na rin po tayo turn over na outdoor lights na solar na rin po. Then, maging po yung solar, yung mga street lights po natin, is solar power na rin po siya. So, yung monthly due po is talagang nakakabawas siya. Mas tipid po siya sa kuryente, sa monthly due po ng mga magiging homeowners. So, ibig sabihin, sa lahat-lahat ng benefits na po na yan and mga features na po yan, lahat po yan is nakatulong po para pumahit natin ang advanced certification po ng edge ng World Bank. Maging po yung taas po ng ceiling natin to floor is kinukumpit po yan ng World Bank. So, ibig sabihin tayo po is advanced. Na lahat po ng ating home is green building and eco-friendly. Hindi lang po kami yung nag-i-claim. In fact, yan po yung certification natin. Actually, meron na po tayo at update na yan. Kumbaga, may updated na tayo niyan. Kasi tayo po is hindi na po tayo energy materials. Tayo po is carbon materials sa po yung sinusukat natin. Sabi, mas advanced na po tayo ngayon.
So tayo po is 72% na dapat 40% lang po yung hinihintan natin para po tayo maging advance. Tayo po is 72%. Ano ibig sabihin nito? 72% daw po bawat isang po ang natitipid nila ng isang homeowners sa kanilang kuryente, and 32% naman po ang natitipid nila sa tubig, and yung materials po na ginamit po natin sa paggawa po ng isang home po natin is 34% po ang nasisave po na nakakatulong sa ating environment. Kapag po kinonvert natin yan sa tubig, kuryente, sa carbon dioxide, unang-una, 213 cubic meter po ng clean water yung natitipid natin ng isang home sa loob ng isang taon. Ibig sabihin, yung 213 cubic meter na dapat binabayaran ng isang homeowner is natitipid niya kay groundwater. At the same time, nakakatipid siya sa tubig na malinis na nagagamit pa niya sa ibang pwede niya paggamitan. At the same time, 2.3 megawatt per hour ang natitipid niyang kuryente or energy per year. Ibig sabihin, hindi tayo merely nakadepende kay Meralco. Alam naman natin kapag artificial po yun or talagang dumaan siya kay Meralco is nag-i-emit po siya ng carbon dioxide. Tayo po isa ka-depend ng 1.18 tons ng carbon dioxide emission per year po yun. So, ibig sabihin na para tayo nagtatanim ng 18 trees per year. Just for example, kapag tinanong mo yung sa ordinary home, ilang puno na ba ang natanim mo ngayong taon or yung nakaraang taon? Maaari sabihin nila, isa, dalawa, or misa pa, wala. Kaya hindi ako nagtatanim. Pero tayo nag-promote lang, tumira lang tayo sa isang eco-friendly home, is 18 trees na po yung parang natitanim natin. So, pwede natin siya maging selling point. Na, kasi nga po, kung ano nga po yung ginagawa natin sa ating natures, parang ginagawa na rin natin sa ating kapwa. Just for example, parte kasi tayo ng environment, parte tayo ng nature. Just for example, ngayon, nagtapo na po ng basura sa kasada, just for example. Pwede ko na siyang tanawin na utang ko sa nature na balang araw, baka pamaya, bahain ako, bumalik sa akin yung ginawa ko. Ibig kong sabihin, kung ano ang ginagawa natin sa nature, is yun din po ang ginagawa natin sa ating mga sarili. So, paano naman sa selling point yun? Kapag sinabi na natin siya, kapag sinilis na natin siya. Unang-una, sabi natin is healthy and maganda siya sa well-being. Lalo na sa mga may mga kasama sa mga matanda, ayan, sa mga elderly, o sa mga may mga sanggol. Madalas po, ang mga elderly, pinapayuhan ng mga doktor na pumunta ka sa beach, sa probinsya, para sa iyong hangin, para lumabas ka tuwing umaga, para maarawan ka, kasi maganda ang araw sa iyo. Lumangkap ka sa iyong hangin, kasi makakabot siya ng immune system mo. Tayo po din sa Blue Homes is, mayroon po tayo, pinopromote po natin natural ventilation. So, ibig sabihin, pwede natin siya selling point. At the same time, may natural daylighting tayo na kahit hindi na tayo gumamit ng ilaw, is maliwanag na siya. So, ibig sabihin, natural na ilaw ang gamit natin. Nakakaboost din siya ng immune system po natin. So, isa po yun sa mga selling point po natin na pwede sabihin sa isang kliyente na nag-aano sa atin, nag-i-inquire. At the same time, ayan, lalo na sa mga financial detail-oriented masyado. So, ang hinahanap nila sa isang home, pwede natin sabihin, kahit hindi nila hinahanap kapag minention natin, eh dito po, ang kagandahan niya is, makakatipid ka na sa utility bills mo. Kasi 72% po na kakat po sa bills po ninyo sa kuryente, 32% naman po sa tubig. At the same time, yung monthly due po ninyo, hindi po palakihan sa Blue Homes Cut mo. So, sabihin, sa financial savings pa lang po, sa kung ano man po yung pinaka-concern ng ating kliyente, is pwede-pwede na po natin siya kasending. Kung health man yan, or sa financial man yan, is pwede-pwede. For example, pwede natin scenario. Kasi ano, naghahanap ako ng budget-friendly na ano na home. Pwede natin, kasi in the long run po, dito po is makakatipid po kami. Or, gusto kasi sa home yung ano yung lugar niya, presko, healthy, kasi medyo nagkakaedad na ako. Ay, hindi po. Ang kagandahan sa Blue Homes Cut Mall is yung location niya maganda. At the same time, yung buong environment po ng subdivision is healthy. So, ganun po yung pwede natin siyang gawing selling point. At the same time, kahit hindi siya aware or hindi siya ganoon ka-invest sa pagiging eco-friendly or sa nature, is nakaka-proud and nakaka-happy na meron kang bahay na may solar panels,
na naka-loop system na pwede mong niya sabihin na eco-friendly ang aking home. Kapag po sinerge natin sa Google kung anong eco-friendly home compared sa conventional home, doon po natin mananaman yung benefits po niya na pwede natin maging selling point kapag po nag-search tayo sa Google. So, ayan po. Yan po yung artist perspective po natin. Kapag po nagawa na po yung buong subdivision is buong parang puti lang po talaga siya. Then, buong subdivision is meron po tayong akat monthly. So, hanapin ko lang. Yan po. Bawat isang home po talaga is may tiga-apat na solar panels. Yan po yung actual. Yan po yung solar panel na actual din po yan. Yan po yung tatmong train natin yan. So, ayan. So, dinagdag ko po yan. So, yan po kasi is nakita po namin sa 25 centavos na bago. So, nung una ko siya nakita, nung unang nilabas siya, kala ko Sampaguita kasi yun naman kasi pambansa ang bulaklak natin, Sampaguita. Pero, nung pinakita sa akin ni Sir Paolo yun, is Katmon flower pala siya. So, ibig sabihin, ganun siya ka-special sa Philippines na endangered siya. At the same time, sa Philippines lang po talaga siya nakikita na na-feature siya sa pera natin. So, nakatanim po siya sa bawat isang room. Ayan. So, yan. Yan po, pwede ko naman po i-send sa inyo actual photos natin. Ayan mga, yan po yung inverter natin. Sa inverter po natin, isang kliyente po natin is wala na po siyang kailangan i-operate or pindot-pindot eh para gumana yung solar panel. Automatic na po siya. Yung screen po naman sa inverter po natin, nag-display po siya noong capacity niya. If na-hit na ba niya yung 1.84 kilowatt peak. So, ibig sabihin, diyan pa lang matatansya na niya, okay, ano pa lang ako, 1,000 watts pa lang ako, ano nito, kaya nito. So, dito po, doon po yun sa inverter natin makikita. Ayan, bedroom 2, bedroom 3. So, ayan. So, ngayon, pag-uusapan natin ang apat na models ng Blue Homes. May apat po tayong models. Ngayon po, ang lugar na ito, ang home po natin ngayon is Model A. Kung mapapansin natin, si Model A is kamukha ni Model B, si Model C is kamukha ni Model D. Pero iisa na po si Model C, dalawa na po si Model D. So limited lang si C pati si D. Lahat po sila may pagkakapare-pareho. Pinagkaiba lang po nila is lot area, pati po yung floor area. Just for example, si Model A. Si Model A po, lahat po sila A, B, C, and D is single attached, tatlong bedroom. Lahat po is may bedroom sa baba. Then, dalawa sa taas. Lahat po sila. Then, dalawang toilet and bath at isa po. First floor and second floor. Sa car garage. Pinagkaiba ni Model A is 72 to 83.59 square meters po yung lot area niya. Then, yung floor area is 70.45. Yun lang po yung pinagkaiba niya kay Model B, C, and D. Yan po yung floor plan po natin. Kung makakapansin natin, pagpasok po natin dito, is tuloy-tuloy po siya. So, ganun na po siya. So, ayan po yung artist perspective natin. Si Model B, sabi nga natin, para meron single attached, at yung bedroom, isa sa baba, dalawa sa taas, nag-isa CR sa first floor and second floor, but one car garage. Then, 69.72 to 108.07 square meters naman po yung lot area. Then, yung floor area naman po is 70.79 square meters. Yun lang po yung pinagkaiba niya. Actually, yung maski po yung floor plan po ni Model B is kamukha rin po ni Model A. So, parang kung paano yung po siya tinripping, kung paano po nakita siya ni client, is parang ganun na rin po niya nakita ang lahat. Kasi po, ganun, magkakapareho lang din naman po sila. Yes, for example, si Model C ka, isa-isa, available pa po siya. Si Model C is single attached, tatlo rin ang bedroom, isa rin yung sa baba, pero sa taas, at isang toilet at bath, baba at taas. Sa car garage and 96.64 naman square meters naman po yung lot area and yung floor area naman po niya is 73.78 square meters. Ang kagandahan kay Model C is siya lang po yung kahit sa isang merong service area sa likod. Then, napakalawak din po nung side yard niya. Actually, pwede natin sabihin, just for example, gusto nila na mas malaking bedroom 3. Pwede nila after turnover is mas lakihan nila, i-extend nila. Yun po yung advantage sa may service area sa likod na pwede doon na lang sila ma laundry area. Then, pag-akyat naman po is ganun pa rin naman po. May left and right bedroom, then may CR. Si Model B
single attached, tatlong bedrooms, dalawang toilet and bath, sa car garage. Pero yung lot area po niya is 84.91 to 87.55 square meters. Then yung floor area is 68.58 square meters. Dalawa lang po sila. Pinagkaiba niya kay Model C, although halos kapareho rin yan ang floor plan, is wala na siyang service area sa likod. Then hindi na gano'ng kalawak ang service area sa gilid. At the same time, medyo mas malawak-lawak po yung front yard. Then pag-akyat po sa second floor ngayon, is ang unang makikita, ayan, is yung dalawang bedroom. Compare then sa gilid po ng hagdanan, yung toilet at bath sa second floor. Artist perspective. So ngayon, ang buong subdivision po natin is 32 lang po sila magkakapitbahay. Binibiro ko nga po yung mga kliyente na maliit lang yung community, kapag may party ka, siguraduhin mo yung size ng cake mo, 32. Kasi baka mamaya may magtampong isa. So, meron po siya binibiro si kliyente natin. So, wala pa po isang hektarya ang ating land area, 3,631 square meters. Fully fenced na po siya and gated. Sabihin, napaka-secured po niya. Apat na po yung gate natin with guard house na rin po yun. Landscape natin, open landscape na rin po siya. Then, yung street light is solar, powered by Meralco and Premotor na rin. Then, ang kagandaan, kapag tinan-over natin siya kay client, is hindi nakakahiya kasi pwede na lang ilipat na lang nila talaga yung gamit nila kasi napaka-fully finished na po siya, complete with tiles, maski po nasa ilalim po nito is complete with tiles, ceiling, partition, final paint. So, ibig sabihin, ilipat na lang nila yung gamit nila is pwede na sila tumira. Then, wala rin po tayong turnover fee. Ayan po yung pinaka-specification. Pwede natin siya pag-aralan. Nasa brochure po natin yan. Siguro kung mayroon akong papansinin dyan is yung exterior doors natin. Ano po siya? Engineered door and solid wood. Sabihin ng engineered door is hindi po siya inaanay. So sabihin, anti-anay tayo. And yung stairs po natin, although pa siyang wood, is hindi po siya wood. 5% po siya para anti-anay. Wala talaga siya pinoproblema sa anay natin. So, tayo po is nasa San Jose del Monte, Boracan. Napakaganda ng location natin. Gitna tayo ng San Jose del Monte at Caloocan na papuntang Purview. Ibig sabihin, napakaraming malls na malapit sa location natin. Yung SM San Jose, Star Mall, SM Purview. Then, yung ginagawa na Ayala Alcazar. Then, malapit din po tayo sa transportation, yung Pilino Highway, Purview Bus Terminal, MRT 7 sa Purview Station, then yung ginagawa po na MRT 7 Station. Malapit din tayo actually sa hospital, hindi lang talaga na-mention dito, pero napakarami natin kalapit na hospital. Marami din tayo school, kung may pinag-aaral si kliyente, may Brighton School, which is nadaanan po everyday, SEI, Colegio de San Agustin, Our Lady of Fatima, is napakarami natin list of schools na malapit. At the same time, markets po natin is Walterman Alcaraza, Pure Good Tungko, Every Minute Supermarket, and Robinson Supermarket. Ibig sabihin, walking distance lahat, ilang minuto lang ang driving time natin. Ibig sabihin, is napaka-accessible ng location natin, napakaganda niya. So as of today, yan po yung adjustment ng ating price list. Especially, may mention ko lang dyan is yung One Money model po. Mapansin natin is medyo tumaas siya dahil yan, kapag po inabi ng One is kasama na po yung furniture. Most of our furniture came from IKEA. So although ang range natin is 5.5 to 6.6, ang model home with furniture is 6.2 lang po siya, 6,263,000. So, pwede natin siya gawin. Ayan po, nakalami naman po yun. So, i-discuss ko lang si transfer fee, pati si bank fees. Unahin ko si bank fees, hindi po sa amin sa Astala. Inilagay lang po yung sa sample computation para hindi nagugulat, walang gulatan sa kliyente natin. Yung transfer fee na 5% is pagka-transfer po ng titulo. Yun po siya. So, inilalagay naman po natin sa sample computation. Then, payment terms po natin is 20,000 na reservation fee, 10% minimum down payment sa RCBC po ito. So, ibig sabihin, minimum of 10%
yung down payment, pero pwede natin siyang exit. Pwede natin explain na mas maganda i-exit mo. Kasi para maiwasan natin yung 7% na interest rate, na around 7% po kasi yun. Then yung wala po tayong pang-financing, wala po tayong pag-ibig, tayo po is pang-financing. Our CBC po is accredited na tayo, napakaganda ng offer nila. Ongoing po yung application natin kay AUB and Land Bank. Yan. So kahapon po na send po ako na yan nga po yung pagbabago sa ating, ayan, sa ating difficulties, sa ating sample computation, na yung 10% po is pwede na siya 24 months to pay. Kasi po, determine po kasi natin yan sa years to pay ni RCBC. Mapasi kasi natin, si RCBC po kasi is up to 30 years to pay po siya. So, time is 24 months to pay para po magtugma po yung amortization niya. So, dito po kasi hindi siya updated. So, dito na rin din siya i-explain. Pero dyan po kasi is nagkakaroon po tayo, explain ko lang is yung pinaka-general, nagkakaroon po tayo ng discount depende sa kung paano binabayaran ni kliyente yung ating TCP and down payment. Just for example, kapag si TCP ay na-spark cash niya, is may discount siya. Kapag naman po yung down payment po is na-spark cash, may discount din po. So tayo po is magiging 24 months to pay, sabihin, meron pa rin po tayo, dumadami po yung discount. So, ayan po yung mga computation. So, sabi nga po natin kanina is up to 30 years to pay po ang RCBC. So, yan po is nakalagay 10, 15, 20, 25, 30, pero pwede po yung butal. Kasi madalas yung tinatanong, paano kapag 12 years lang gusto ko? Or 5 years lang ang gusto ko? Pwede naman po siya. Yan po, example lang po talaga. And around, ayan, 7% po yung interest rate. Actually, may mga dumadalo po, especially kahapon, tinatanong nila is, yan ba is pwedeng pasukan na lang or ipa-compute sa banko kung ano yung offer nilang years to pay ko. Pwede po yun. So, kung meron na po tayo magpapareserve, ang kailangan lang po dahil is yung reservation fee na 20,000, then 2 valid IDs. Sana po ang isa doon is TIN ID, kung wala is TIN number kasi kailangan yan sa documents natin. Then, move-in condition, sabi na natin is wala tayong move-in fee, pero kailangan yung down payment is na-settled. If may equity, na-settled na rin. Yung transfer fee is na-settled na rin. Then, yung bank proceed receipt is okay na. Yun po yung para makapag-move-in na po si client natin. So, pwede na po ba tayo mag-promote kasi last year is napakatagal. Yung LOI is pagdating ko dito is napakahaba ng pila. So, tayo is pwede-pwede na, kompleto na tayo sa lahat ng lisensya, lahat ng license, is pwede-pwede na tayo mag-promote. So, ayun, ayun po yung ating presentation. Ako po si Charlie. Kung hindi pa po, which is accredited naman po kayo, if meron po ka-inquiries, mga tanong, is pwede-pwede nyo po kung i-chat or PPM. Just for example, ipapalo up nyo po by next week yung sample computation, which is pwede rin naman po na sa GC ko po siya, sinesend ko po talaga siya sa GC. May isa-isa ko talaga GC para updated din po kayo. Asap po yun. So, may tanong po ba? Any questions po? Ay, wala. Kasi last meeting, marami talaga naging tanong. May tanong po ba? Wala naman. So, kung wala naman po, maraming salamat po sa ating lahat. Thank you so much po.